Magpapatupad ang PVL ng rookie draft system para i-level ang playing field kung saan ang draft order ay bantay sa rankings ng kakatapos na Second All Filipino Conference at pag-trade ng mga team kung gusto nila. Pero paano gumagana ang rookie draft? At ano ba ang rookie draft? Sa mga sports league tulad ng PVL, Category A rookies na mga umuusbong na malalaro na may limitadong karanasan ay pumasok sa liga sa pamamagitan ng taunang rookie draft. Nagaganap ang draft na ito sa panahon ng off-season, pagkatapos mismo ng pre-season draft. Hindi tulad ng mga regular na draft, ang rookie draft ay gumagana sa reverse order na nagpapahintulot sa mga team na may mababang ranggo mula sa nakaraang season na magkaroon ng unang pick. Ang sistemang ito ay naglalayo na bigyan ng mga koponan na may mababang ranggo ng pagkakataon na pumili ng mga bagong talento na nagpapatibay ng pagiging mapagkompetensya sa paparating na season. Ginawa na to sa The Philippine Superliga. Humawak ng rookie draft simula 2014 hanggang 2016. Si Dindin Santiago Manabat ang pinakaunang top overall pick ng PSL, pinili ng Petron Blaze. Noong nakaraang season, several college stars ang nagpasaya na talikuran ng kanilang natitirang mga taon ng paglalaro at naging pro kay Akari, na nakakuha kay Faith Nesperos, Vivi Sharma at Justin Hazareño. The Cherry Tigo crossovers at F2 Logistics Cargo Movers were the clear winners in this year's rookie harvest after picking up the best fresh talents, which include Aya Laure, Jen Yerba, and Jolina De La Cruz. Next year, it's expected that no team can freely sign players day one. Hopes the rookie draft will continue the parity between the teams as the PVL seeks to reach greater heights, para ang mga lowest-ranked teams will be able to get the better players that are coming into the league. Ang pinaglabanan na Jerfloor Defenders na magkaroon ng bagong pangalan sa susunod na taon sa ilalim ng bagong may-ari ay napwesto sa huli sa ikalawang All-Filipino Conference pagkatapos ng isang kampanyang walang panalo. Ang bagong dating na Galleries Tower ay tumapos sa ikalabing isa na may lamang napanalo sa labing isang laro na sinundan ng number 1 Farmfresh, 2-9, at number 9 Nextled, 4-7. Nagtapos din ang F2 Logistics na may 4-7 record ngunit inihayag ng koponan ang pag-disband nito. Another change that the PVL is considering the introduction of a salary cap na nangangahulugang magkakaroon ng mga limitasyon sa kung magkano o maaaring bayaran ng mga koponan sa kanilang mga manalaro. Noong una, napag-usapan ng liga ang pagkakaroon ng minimum na sweldo na 30,000 at maximum na 150,000. Gayunpaman, ayon sa kamakailang pahayag ni Palo, ang ilang mga manalaro ay kasalukuyang kumikita ng hanggang 400,000 bawat buwan, kasama ang mga karagdagang benepisyo. Ang salary cap ay naglalayong lumikha ng isang mas balansing istrukturang pinansyal sa loob ng liga at maiwasan ang labis sa paggastos sa mga sweldo ng manalaro.